Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung ano, yung gustong mag-vlog. So kagaya ko na nag-vlog ako, di ba? O paano yung unang ginawa ko? First is dapat meron tayong cellphone guys and tripod. Para dun yung cellphone lalagay din sa tripod. And pangalawa naman guys, mag-download kayo ng YT Studio and AdSense. Para sa inyong mga yun guys. Yung YT Studio guys, para dun mamonitor mo yung ano, yung mga views mo o yung mga kung marangkada pa yung video mo o hindi. And then doon sa YT Studio guys, doon kayo mag-register kay YouTube para ano, make sure lang yung sigurado yung ano, natama yung i-register nyo doon. Kasi pag example ma-reach nyo na yung requirements ni YouTube, magpapadala si YouTube mismo sa inyo ng sulat or yung AdSense naman. Yung parang pin yun para sa mga sahod nyo. So, huwag nyo muna isipin yan. Isipin nyo muna yung mga ginagawa nyo, kung ano yung content na gagawin nyo sa pang-araw-araw. And then, third, balik tayo sa Play Store or App Store, guys. Mag-download kayo ng KineMaster or PowerDirector. So, para saan to, guys? Ito yung mga video editor na ginagamit ng mga YouTubers. YouTubers? Basta ganun. So, yun. So mag-download ngayon guys, madali lang naman yan, wala namang bayad yan, free lang yan. Tapos, kagaya ko, yan yung ginagamit ko. Pero marami yan sila guys, ano sa Play Store, mag-search lang kayo, video editor, lalabas lahat ng mga video editor doon. So, install nyo lahat kung gusto nyo. So sa akin, yun lang itong dalawa lang ginagamit ko, kasi mas mamadalian ako. And then, kagaya itong PowerDirector. Si PowerDirector guys, yun yung mas lalo mas madali kong ginagamit pag nasa bahay lang ako, kasi mas madali siyang mag-edit ng video unlike kay KineMaster. KineMaster kasi pwede naman, kaso nga lang ginagamit ko lang siya pag more on travel kasi ang gusto ko doon is translation. Tapos ayun, nakalista, may listahan tayo para hindi ko makalimutan guys. So ayun. Ayun guys. Pag mag YouTubers tayo guys, ang first na gagawin, kung ano yung content na gagawin natin. Example, babae ka, gusto mo ng beauty products or review products, yun yung gagawin natin guys. O, so yun yung content mo. Kung gusto mo naman gala ka or kung saan nga pumupunta, pwede travel vlog. Pero sa akin kasi guys, ang ginagawa ko, travel vlog ako, review product na rin ako, and gumagawa na rin ako ng mga short films. So kung makikita nyo sa baba, may mga short films. So medyo malasawa. So hindi naman masyadong malasawa. Siyempre hindi ko pinapakita yung private parts. So ayun. Pag ma-reach nyo na yung requirements ni YouTube guys. Ano ba yung requirements guys? Dapat meron kayong 1,001 subscriber and 4,000 watch hour. So saan nyo siya makikita? Sa cellphone pa rin guys, then meron din naman sa laptop. Pero sa laptop, mas madali tingnan kaysa sa cellphone kasi sa cellphone hirapan ako eh. So, ayun. Pag ma-reach mo na yun guys, magpapadala. I-congratulate kayo ni YouTube and then under monitor review kayo nun. Kung ipapasa ba kayo, dapat iwasan nyo yung mga copyright or strike. Ano ba yun? Yun yung mga music na mga example, mga sikat, tapos kinaka-copyright ng may-ari. So, instead na kikita tayo, doon na pupunta yung pera, doon sa may-ari mismo. So, pwede nyo i-dispute yun or pwede nyo burahin. So, strike naman, yun yung mga video na mga sikat na mga kanta. So, iwasan nyo yun guys para mamonitor kayo. So, ang ingay ng aso. So, next naman is, wait lang guys ha. So ayun, sinabay ko lang yung aso kasi nabwista ko, andang ingay. So, yun yung mga problema guys sa mga ano, sa mga YouTubers na lalo na pag yung mga karitbahay nyo, ang bunganga, ang lalaki, di ba? So, maiingay sila. So, minsan pag nabablog tayo, maririnig yung bunganga nila. So, ayun guys, bukod doon yung aso natin na tahol ng tahol, na wala namang tao sa labas. So, ayun guys, next naman ang gagawin natin guys is, example, ma-reach mo na yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hour, magpapadala mismo doon si YouTube sa bahay nyo ng AdSense letter. Yung ano yung AdSense letter na yun guys, yun yung ano, pin na papadala sa inyo para i-claim yung pera nyo sa
Western. So, huwag nyo muna isipin yun, guys, kasi medyo matagal-tagal pa yun. Kasi, bibigyan tayo ni YouTube ng 12 months para i-reach natin yung mga requirements niya. So, paalala ko lang, iwasan po ang copyright and strike. Yun. Tapos, example, guys, ako, kasi na-reach ko yung pag-YouTube maging vlogger ko is almost 6 months. Nakuha ko na lahat. So, minsan guys, nakapanghinaan tayo ng loob kasi minsan ang hirap, diba? Lalo na sa 4,000 watch hour, guys, hirap na hirap ako. Pero ngayon, sumobra naman ako, diba? So, salamat sa mga followers ko. So, shoutout pala kay Naomi na vlogger din siya. Paka gusto nyo rin siya, i-ano guys, i-subscribe. So, subscribe na rin siya. So, ayun guys, mga kapiti vloggers, ayun. Huwag kayo panghinaan ng loob, guys. Continue lang. Dapat mahalin natin yung mga ginagawa natin para at least kita natin yung ano, yung resulta. And then, kung ma-reach na natin yun, guys, doon tayo yung kikita ng pera kay YouTube sa Western. So, converted to peso naman tayo. Depende yun kung saan mo ni-register yung account mo. Example, nasa US ka. So, din ka nag-ano. So, ang detection yun is US dollar. Pag sa Pinas naman, so peso. Converted na rin siya. So, dollar pa rin natin, guys. Doon saan makikita yung ano, yung mga pera na yun. Andun siya sa YT Studio and AdSense. Doon mismo pumapasok yung mga kinikita natin. And doon yung history kung magkano yung monthly natin. So, dapat mag-click yung mga video natin, guys. And good luck. So, salamat sa panonood. So, if you like my video, please like and subscribe my channel. Salamat!